Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Ayos lang siya, tinapik ni Ella ang balikat ko. Nakahinga ko ng maluwag nang dumating ito at si Merced at iyon ang binalita sa akin. Ilang buwan ang tumutulong si Ella at Merced sa akin para tiyakin na ayos lang si Marinel. Inabot ni Merced ang sulat na galing kay Marinel. Nanginginig pa ang kamay na tinanggap ko iyon. Hindi kami nagmamadali sa pagkuha rito dahil nakalatag na ang buong plano. I need to act na hindi ako okay. Alak ang ginagawa kong sandalan. That's what they think. Si Oliver lang, Sean, Lance, and Boss Jay ang nakakaalam. May nagbabantay sa bawat kilos ko na paghandaan ng aking ama ang gagawin niya. Kahit pa ilan sa mga properties nito ay kinuha ko na. May pera pa rin itong nagagamit. Isa pang tinitiya ko nito mga nakaraang buwan ay ang safety ng mga kapatid ko. Tama ka, kapatid ko. Hindi ko akalain na buhay pa ang aking ina. Nalaman ko lang noong ipa-DNA test ko ang dalawang batang inang po ni George at Oliver. Magaan ang loob ko sa mga ito. Hindi rin maitatago ang pagiging magkakamukha namin ng mga ito. Napagkamalan pa nga ni George na anak ko, sina Merle at Maria. Pero lumabas sa DNA test na buong kapatid ko ang mga ito. Nagmula sa aking ama at ina na akala ko'y patay na. Ilang taon kong inisip na wala na sina mami. Noong nag-aaral ako ay nabuntis pala ito at hindi talaga ipinalam sa akin dahil ikinulong na pala ng aking ama si mami sa mansyon nito na kailan ko lang natuklasan. Kung papasukin namin ang lugar, baka magkagulo at mapahamak pa mag-iina ko. Kinausap ako ni Boss Jay na hintayin na lang ang due date ni Marinel sa panganganak upang magkaroon ng reason sina Ella at Merced na mailabas si Marinel sa mansyon na iyon. Dadalhin sa ospital at doon itatakas. Iyon ang buong plano. Kaya nga tiniyak ng dalawa sa akin na sila makakapasok sa mansyon. Ilang buwan lang si Merced, ang doktor ni Marinel at nurse ni Marinel na si Ella. Wala naman talagang alam si Ella sa nursing pero fast learner daw ito. Nag-practice daw ito kay Merced sa mga terminologies at tamang iakto kapag nasa mansyon sila. Hindi ko alam kung ano pang diskarte ng mga ito. Pero malaki ang tiwala ko sa mga ito dahil hindi pa pumapalpak ang mga ito. Nang buklatin ko ang letter, agad gumuhit ang ngiti ko sa labi ko na mabasa ko ang unang nakasulat. Kulot! Iyon ang tawag nito sa akin sa lahat ng liham ko. Bakit mo tinupi? Takang tanong ni Ella. May pagkatsismosa ang babaeng ito. Pero ayos lang din naman. Mamaya na lang. Ani ko rito. Gusto kong basahin kapag ako na lang mag-isa. Tiyak, naiiyak naman ako. Hindi ko pa rin maiwasan kahit alam kong ayos ito na umiyak dahil miss na miss ko na ito. Ayaw mo lang umiyak eh. Pero oks lang yon. Ganun talaga kapag alsado ang itlog. Ani ni Ella. Natawa si Merced kaya sinamaan ko ng tingin ang dalawa. What? Wala, tara na. Ani ni Ella. Bumuntong hininga ako saka nagmaneho. Sa ospital ang mga ito, inihatid ng driver kaya naman doon ako naghintay sa mga ito. Pag-aari ng angkal ni Marinel ang ospital na ito. Kaya naman madali lang namin napakiusapan. Inihatid ko lang ang mga ito sa isang kanto na minsan ko na rin napuntahan dahil sa charity events ni Marinel. Doon ang mga ito bumababa saka naglalakad na lang papasok. Saka ako bumiyahe patungo sa grocery store ni Mike kung saan naroon ang isa ko pang sasakyan sa parking lot at lumulan doon. Kukunin na lang ng tauhan ko ang sasakyan. Saka lang ako dumiretso sa Sampaguitas Town. Wala si Lance ngayon dito. May inaasikaso rin ito abroad. Pero hanggang may oras ito ay nakikibalita ito sa lagay ng kapatid. Nag-shower muna ako bago pumwesto sa kama, saka sinimulang basahin ang sulat ni Marinel
nahalata namang minadali ang pagsusulat. Nakasaad doon na miss na raw niya ako. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Umiiyak na tumatawa habang paulit-ulit na binabasa iyon. Pagdating kay Marinel, lahat ng emosyon ay nagigising sa akin. Walang larawan dahil bawal ang cellphone roon. Pero sapat na ang sulat na ito para kumalma sa labis na pag-aalala ang puso ko. Magpapahinga lang ako saglit para sunduin sina Merla at Maria kina George. Napakaganda rito, di ba? Ngiting-ngiti na ani ni Arturo habang hinahaplos ang kamay ko. Naglakad-lakad kami sa labas ng mansyon. Kailangan kong maging mabait at maging sunod-sunuran dito. Yeah, walang emosyon na ani ko rito. Kahit galit na galit ako ay kailangan ko pa rin pakisamahan ito upang hindi niya ako saktan. Bakit naman ganyan ang emosyon mo sa akin, mahal ko? Dapat maging masaya ka dahil magkasama na tayo. Oo, masaya ako. Ani ko rito nang umiti pa. Hayaan mo. Malapit na mawala sa landas natin ang anak ni Brent. Kapag nakapanganak ka, ay hinding-hindi na magugulo pang relasyon natin. Ani nito na waring nangarap ng gising. Anak ko pa rin ito. Dalhin mo ang anak ko sa magulang ko. Yun ba ang gusto mo? No problem. Sa kanila ko dadalhin ang bata. Ani nito na umakbay pa sa akin. Nabanggit ni Sara sa akin na kaya hindi rin namimilit si Arturo na makipagtalik dito ay dahil wala na itong kakayahan. Kaya naman panatag din akong hindi pakikialaman ng lalaking itong katawan ko. Hindi ko alam kung kailan nangyari iyon, pero wala na akong pakialam. Deserve niya yun sa dami ng kasalanan nito sa akin. Dito tayo magpapakasal. Ani nito. Nasa likod na kami ng mansyon. May natatanaw akong lake. Maganda sana ang lugar ngunit dahil si Arturo ang kasama ko, hindi ko ma-appreciate ang kagandahang mayroon ng lugar. Plano ko pa magkaroon ng anak sa'yo. Gusto ko sanang sabihin na malabong mangyari yon, pero itinikom ko na ang bibig ko. Masasaya ako na makitang malaki ang tiyan mo sa aking anak. Gusto ko talaga siyang barahin, pero nagpigil ako. Marinel! Napalingon ako kay Sara. Nakakabilib ang babaeng ito. Napakatatag nito. Walang kasiguraduhan kung buhay pa mga anak nito. Pero nasa katinuan pa naman ito. Kasi ako, kung hindi ko nakausap si Ella at Merced, ay baka nabaliw na rin ako. Binigyan naman ito ako ng pag-asang makaalis kami ng ligtas ng anak ko rito. Pero titiyakin kong kasama namin si Sara na makakaalis sa lugar na ito. Anong kailangan mo? Bakit iniistorbo mo ang oras namin ng mahal ko? Galit na ani ni Arturo. Kailangan niya na magpahinga. Iinom pa siya ng gamot. Napatingin ang matanda sa akin upang kumpirmahin. Mabilis akong tumango saka tinabig ang kamay ni Arturo. Marahan lang ang naging paghakbang ko palapit kay Sara. Tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Hindi na namin pinansin si Arturo na tinawag ang pangalan ko. Sa totoo lang, nanginginig ang tuhod ko sa pagkakalapit lang namin ni Arturo. Pero kinaya ko namang lumakad pa. Makalayo lang dito. Pahigpit ng pahigpit ang hawak ko sa kamay ni Sara hanggang makarating kami sa kwarto at inilak nito ang pinto. Ayos ka na? Tanong nito pagkatapos akong bigyan ng inumin at makainom ako. Mabilis akong tumango rito. Wala namang masakit sa'yo. Anong sinabi niya? Tanong nito sa akin. Nababaliw na talaga. Pakakasalan daw niya ako? Hindi naman iyon mangyayari. Ani nito sa akin. Saka bahagyang ginulo ang buko. Magpahinga ka na muna. Kailangan kong kausapin si Arturo. Wag na. Pakapagbuhatan ka na naman ng kamay. Dito ka na lang please. Pakiusap ko rito para mapanatag naman ako at tuluyang kumalma. Tumango ito saka inalalayan ako makahiga ng maayos sa kama ko. Kwentuhan mo naman ako. Paglalaming ko sa ginang. Napangiti naman ito tumango. Ikukwento ko sa iyo yung mga nakakatawang alaala ko sa anak ko.
Gusto kong marinig yan. Ani ko rito na nakaramdam na excitement. Alam bang noong 5 years old siya? Tinuruan ko siya magsulat noon dahil mahaba ang Brent Benedict. Kaya nagre-reklamo siya. Sabi ko sa kanya, kailangan mong matuto at maging bihasa sa pagsusulat. Pero sumagot siya, bakit kailangan ko pa maging magaling? Gusto ko lang naman maging popcorn paglaki. Natawa ako sa sinabi nito. Popcorn? Paborito kasi niya ang popcorn noon. Gusto raw niya maging popcorn. So sabi ko, kung gusto mo maging isang masarap na popcorn, magsulat ka na ng pangalan mo. Ayun, sa paghahangad na maging masarap na popcorn, nagsulat na siya. Napahagikik ako sa kwento nito. That's so funny. Alam mo, iha, hindi naman talaga ganyan ang daddy ni Brent. Nagsimula lang siya magbago nung mamatay ang kanyang mga magulang sa car accident. Pero sa totoo lang, kasalanan niya talaga. Lasing niyang pinagmaneho ang magulang niya. Nakaligtas siya, pero namatay naman ang mga magulang niya. Nagbago siya ng pakikitungo sa akin at kay Brent. Dati, close na close silang dalawa. Kapag dumarating galing trabaho si Arturo, excited na excited si Brent na sinasalubong ang ama. Tangi ko na lang nagawa nung magsimulang magbago si Arturo ay hikayatin si Brent na mag-aral sa abroad. Kasi sa ganoong paraan, maiilayo ko sa kanya si Arturo. Alam kong galit na galit si Brent sa kanyang ama noong nalaman niyang nag-uuwi ng babae ang daddy niya sa mansyon. Pero sinabi kong hindi iyon totoo. Pinagtakpan ko ang daddy niya sa takot na pulutin kami mag-ina sa kalsada. Ginawa mo lang iyon para kay Brent? Kung ano man, ang masasamang nangyari ngayon ay si Arturo ang may kasalanan. Lahat tayo ay biktima. Ani ko rito, kung hindi man ako makaalis sa lugar na ito, Marinel, please, sabihin mo kay Brent na subukang hanapin ang dalawa niyang kapatid. Tiyak na kailangan ng mga bata ng kapatid at tatayong magulang nila. Naniniwala akong buhay pa ang anak kong si Merla at Maria. Nararamdaman ko sa puso kong buhay pa sila. Makakaalis tayo rito. Hahanapin natin ang mga anak mo. Gusto ko pa silang makita. Hindi ko man lang nagawang makasama ng matagal ang mga anak ko. Nagising na lang ako na wala na si Merla sa tabi ko at ayon kay Arturo ay pinatapon na nito sa isang kasambahay. Malaki ang tiwala ko sa kasambahay na iyon pero bumalik siya dito sa mansyon na wala na si Merla. Si Maria ay ganoon din. Ang kasambahay na iyon pa rin ang inutusan ni Arturo na mag-dispatch sa anak namin. Ipagdarasal kung sana'y ayos lang ang mga anak mo. Makikinig ang Diyos sa bawat panalangin natin. Ani ko rito. Tama ka. Nakikinig siya. Ani nito sa akin na niyakap ako. Kuya Brent! Excited na tumakbo si Merla palapit sa akin. Napangiti na sinalubong ko ito ng yakap. Saka binuhat. Nagplay kami ni na Papa Oliver at Mama George. Really? Pagod ka na? Nope. May extra energy pa po ako para tayo naman na magplay. Natawang pinisil ko ang pisngin nito at pinupog ng halik. Amoy pulbo ito. Mukhang nalinis na ni George dahil hindi na amoy pawis. Susunduin mo na ba? Ako na lang ang magsasabi kay George. Tinotopak na naman. Ani ni Oliver. Mabilis naman akong tumango. Nauunawaan ko naman kung bakit tinotopak ang babaeng iyon. Kaya naman pinasakay ko sina Merle at Maria sa sasakyan. Ibang sasakyan ang ginagamit ko papasok dito at ibang sasakyan ang gagamitin ko sa paglabas. Pero mauuna pa rin lumabas yung ginamit ko upang makatiyak na maiiligaw ko kung may nakasunod man sa akin. Maganda na yung mag-ingat sa mga kilos at galaw ko. Iuuwi ko muna sa Sampaguitas Town dahil mas ligtas ang mga ito roon. Bukod sa mahigpit ang security, ay may mga kaibigan akong maaasahan. Papa Oliver, pasabi po kay mama na mahal ko po siya. Malambing na ani ni Merla. I will, magpakabait ka ha. Bili ni Angelo sa mga bata. Sabay naman nag-opo ang mga ito. Nang masuotan ko ng seatbelt ang dalawa, saka ako lumulan sa driver's seat. Mas may tiwala ako sa skills ko
sa driving. After all, isa rin naman akong racer. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.